libangan lang. Huwag pong kaadikan. Sugal to kung sa sugal, pero hindi naman sa pilitan to. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang videong inilabas ng sikat na vlogger na si Kim Wamos Cruz. Sa kanyang ibinahaging video nitong April 7, 2023, ay sinagot ni Wamos ang ilang katanungan at reklamo ng mga netizens na hindi umano makapag-claim ng pera na napanalunan nila sa laro na pinopromote nito. Ayon kay Wamos, ay labas na umano siya sa usaping ito at hindi siya dapat sisihin ng mga netizens dahil hindi naman siya ang may-ari ng laro. Dagdag pa niya ay katulad ng mga netizens ay manlalaro lang din siya. Paliwanag pa niya na bago daw siya naglaro ay marami na umanong naunang mga vloggers ang naglalaro ng nasabing online games. Kaya nainganyo at sumubok lang daw siya. Ayon kay Wamos, sinabihan niya rin daw ang mga netizens na sumubok lang kung gusto nilang maglaro at wala umanong sapilitan kung ayaw nila. Inamin din ni Wamos na hindi siya laging nananalo sa laro at sa katunayan ay sunod-sunod din umano ang talo niya dito. Pinabulaanan din niya ang sinasabi ng ilan na nakaprogram umano ang laro na nakapangalan sa account nila kaya lagi silang nananalo sa pinapakita nila sa kanilang mga video. Sinabi din ni Wamos na para sa kanya ay libangan lang ang kanyang ginagawang paglalaro at paalala niya sa mga netizens na kapag sakaling matalo sila sa paglalaro ay itigil na nila ito. Sa huli ay nakiusap si Wamos sa mga netizens at vloggers na huwag sana siyang gawa ng kwento upang siraan lamang siya. Samantala, nagbigay ng payo ang vlogger na si Madam Kilay sa mga kapwa vloggers na nag-e-endorso ng mga online games sa kanilang mga vlogs at mga social media pages. Ani Madam Kilay ay marami raw sa mga netizens ang nagtatanong sa kanya kung ano ang masasabi niya sa mga vloggers na nanghihikayat sa mga kapwa Pilipino na maglaro. Aniya, naiintindihan naman daw niya ang mga vloggers na nag-e-endorso ng online games dahil kumikita sila rito ng pera pero para sa kanya ay hindi ito magandang gawain. Ayon sa kanya, given naman daw talaga na nasa paligid lang ang mga laro pero ibang usapan na raw ang mangikayat ng mga tao na maglaro at magmustay ng pera. Sabi pa ni Madam Kilay na parang niloloko ng mga vloggers ang mga netizens na magkakaroon sila ng chance na manalo at madali lang daw ito. Payo pa ni Madam Kilay na sana raw ay may mga paalala ang mga vloggers sa mga netizens na huwag basta-basta maglalaro at kung maglalaro man ay ekstrang pera lang ang gamitin nila para maiwasan marahil ang mabaon sa utang.